today, share ko lang sa inyo kung ano yung tool na ginagamit ko para makaiwas ako dun sa mga sayang o sa mga tapon pagdating sa pagkakat ng plywood. Malaki kasi naging tulong sa akin ito nung ginawa ko tong kitchen cabinets na to. Halos karamihan kasi sa mga cuts na yan, pare-pareho lang gaya ng mga pinto at ng mga drawers. Ang kagandahan pa sa tool na to, libre lang. So wala kang gagastusin. So ano, tara, check natin! Okay, so ang una nyo i-check dito, yung settings. Make sure nyo na tama yung unit of measure. Ito lang naman ang pinaka-importante dito. Sa akin, centimeters ang ginagamit ko. Pwede rin naman inches, nasa sa inyo na yon. Then the rest leave to default na lang or gayahin nyo itong sa akin. And then sa left side, andi dito yung panels, stock sheets, and then options. Sa panels, dito mo ilalagay yung mga cuts mo. And then stock sheets, dito naman yung plywood. So sa options, ang importante dito is itong cut blade or curve thickness. So yung table saw ko is 0.32 cm yung blade thickness niya or 3.2 millimeters. And then labels on panels, chine-check ko to para madali kong ma-recall kung para saan nga ba yung cuts na yon. Then use only one sheet from stock, naka-uncheck yan. Etong consider material, magagamit mo to kung iba't ibang klase ng plywood yung gagamitin mo. Halimbawa, meron kang 3/4, meron kang 1/4, meron kang 1/2. So, pwede mo yung gamitin. Edge banding, kung maglalagay ka ng edge banding. And then, consider grain direction. Yung consider grain direction, di ko naman siya ginagamit since plywood naman to, hindi importante sa akin yung grain direction. As an example, gagawa tayo ng drawers. So, itong sample drawer natin, ang sukat niya is 50 cm by 30 cm by 10 cm. And then, ito namang pinaka face nung drawer is 14 cm by 34 cm. Paano natin to i-encode sa Cutlist Optimizer? So, example natin, meron tayong dalawang 50 cm by 10 cm, dalawang 30 cm by 10 cm. So, itong 50 by 10 natin, ito yung sides. Itong 30 by 2, ito yung front and back. And then yung ilalim is 30 by 50. Isa lang kailangan natin. Ito yung ilalim. And then yung face, 14 by 34. Isa lang din. Yan. So ang plywood natin ay 4 by 8. Ngayon, since centimeter ang gamit ko, convert natin yung feet to centimeter. So meron yung 4 feet, 121.92. Usually, ang ginagawa ko na lang dyan, nira-round down ko na lang. So, 121. And then, ang length niya is 8 feet, 243. So, let's say meron tayong isa. And then, 3/4 plywood. Ngayon, kailangan din kasi natin ng 1/4 na plywood para sa ilalim. So, 243, 121, 1/4 plywood. Para ma-identify ni Cutlist Optimizer kung anong material ang gagamitin niya, kailangan natin i-check itong consider material. And then, bibigyan natin ng pangalan itong material na to. So, let's say 3/4. Ito naman 1/4 plywood. So dito sa side ang kailangan natin 3/4 and front and back. Sa bottom, ito yung 1/4 lang.
Then yung face, 3/4 yung plywood na gagamitin din natin. Let's say, kailangan natin gumawa ng 10. So, gawin natin, multiply natin into 10. So, yan. So, calculate natin. Ayan. Mapapansin nyo, lahat ng bottom nilagay niya sa 1/4 na plywood and the rest nasa 3/4 na plywood. So, ayan. Ganyan lang siya kadali. So, yun guys. Thank you sa panonood. Sana may natutunan kayo. And kung may mga questions and suggestions kayo, post lang kayo ng comments sa baba and then mag-usap tayo.